Hello mga bossing! Welcome back sa my channel. Kayo po ba mga bossing ko ay isa sa mga nagnanais na makatrak ng swerte at maitaboy ang mga kamalasan? Noong mga nakalipas na buwan, kayo po ba ay minalas? Marami po ba mga pagsubok na dumating po sa inyo? Masabi ko lang po mga bossing, dapat sa buhay po natin ay merong tatlo. Unang-una, huwag kang makakalimot magdasal. Diyan nyo i-release lahat yung nagpapabigat ng inyong kalooban, kung anong mangyayari sa inyo. Dahil yan po mga bossing, bagamat alam naman talaga ng itaas kung anong mangyayari po sa atin. Yung ba tipo, mas mainam po yan kaysa i-share nyo pa sa iba mga bossing. Sa mga kumakumari ninyo, mga kilala mga bossing, ang kaganapan po sa buhay ninyo. Maaring ikaw ay machismis, maaaring madagdagan pang istorya at mag-iba pang istorya ang ending away-away. Pero kung yan po ay ipagdadasal po ninyo, diyan yung sasabihin ko na nagpapabigat ng inyong kalooban, yan po, matutulungan ka pa, hindi ka pa machichismis mga bossing. Yan ang kauna-unahan mga bossing, huwag ka makakalimot magdasal. Pangalawa, kung ang problema po ninyo mga bossing ko ay tungkol sa usapin ng pera, sipag at tiyaga, double time sa pagkayod. Pag naman tungkol sa mga karamdaman, kailangan susunod tayo kung ano yung mga bawal at tayo po ay magdadasal din na tayo'y gabayan at magiging gumaling na at huwag na muling magtagal pa ito at huwag na natin pagdaanan pa. At pangatlo mga bossing ko, dahil may mga tao na masisipag naman pero minamalas pa rin, parang sa wala't wala ang kanila pong kasipagan mga bossing. Kagaya nga po nung napanood ko sa isa sa mga sikat na komedyante, sabi po niya, napansin niya sa buhay po niya, siya po ay ginalingan niya talaga namang ginalingan niya ang pagiging komedyante. Tapos, dinapuan siya ng swerte. Kasi may mga kasamahan daw po siya na mas magaling pa sa kanya, pero parang hindi sinuswerte. Kaya siya naman, ginalingan niya, sinipagan po niya, tapos, dinapuan siya ng swerte. Para dapuan tayo ng swerte, kailangan yung pangatlo mga bossing, dagdagan po natin ng pampaswerte ang buhay po natin. Ngayon po mga bossing, kung kayo po'y naniniwala at nais po itong gawin, sa November 8 mga bossing ko, ay napakaganda at bilog na bilog ang buwan mga bossing. Pwede natin itong gawin upang sa ganoon maitaboy natin ang kamalasan at maka-attract tayo ng swerte. Kaya kung kayo po naniniwala at nais po itong gawin, ang video ito ay para po sa inyo. Mga bossing ko, para po tayo ay hindi malasin mga bossing. Ako pa mga bossing, kapag po full moon, nakaantabay na ako dito mga bossing ko sa terrace. Nakalista na ako sino-sino ate pong isasama sa panalangin mga bossing. At ginagawa ko rin po ito, paborito po ito mga bossing. Alam niyo po ba mga bossing ko, pagdating sa usapin ng full moon, ang pinaka the best na ginagamit nating materyales, yung nagre-reflect ang buwan. Kagaya po halimbawa ng salamin, kristal, tubig, barya, ano pa ba? Basta yung nagre-reflect po yung salamin, yung pag-alimbawa, kagaya nitong barya mga bossing. Ang barya, kapag ginanyan nyo, di ba parang salamin po siya na nagre-reflect. Yan, yung po ang dapat natin ginagamit pagdating sa usapin ng buwan. Kaya kailangan mga bossing ko, sa November 8, maghanda ka na ng napakaraming barya mga bossing. Yan, ito po mga bossing ko, mas mainam, mas marami, mas okay. Kasi marami kayo mapaglalagyan mga bossing. O, ito po munang gagawin po ninyo. Kumuha po kayo mga bossing, kami po dito mga bossing ko, may timban tubig sa malapit po doon, sa may labas mga bossing, malapit sa CR, na nasisinagan po doon ng araw at ganoon din po ang buwan. Ang kagandahan pa mga bossing, sabi ko po sa kalaati dito, ay linisan ng dalawang timba na pinagbababaran ko ng moon water. Linisan ito at gusto ko ay tubig ulan naman. Alam niyo po ba, saktong-sakto, sabi ko nga sa kanila, mag-aalay po ako ng tubig ulan sa altar. At yan po ay palilinis nga ng sahig. Eh sakto po mga bossing ko nga ay bumagyo mga bossing. Eh nawalan po ng kurente. Ay di saktong-sakto, yung mga batya at timba ay ginamit namin pambuhos kasi nawalan din po ng tubig. O kaya pala naman naisipan na lahat ng mga batya kasi sayang po syempre ang tubig mga bossing.
Kaya yun po, naglahat ng mga batya po namin na hindi ginagamit, pati mga timba na puno. Eh, sakto'y nawalan ng tubig. Eh, di meron kami panghugas, mga bossing. Yung tubig ulan ang pinanghugas po namin. Ayan, ngayon po mga bossing, ito po inyo pong gagawin. Kung may tubig ulan pa po dyan sa inyo, sa November 8, hatakin yung itimbang tubig at lagyan ng maraming barya. Tayo po ay gagawa ng moon water at gagawa tayo ng pagbibilad ng mga barya. Ito po ay nagtatawag ng swerte at nagtataboy ng mga kamalasan. Kahit may mga pagsubok na dumarating sa inyo pong buhay, once na meron kang ganito, yan po yung mga problema nyo yung pinagdadaanan lamang. O baka sabihin po ninyo, eh bakit gagawa pa ako ng pampaswerte, eh may pagsubok din namang pagdadaanan. Eh bakit kayo po ba mga bossing ko, eh meron kakilala na tao na walang problema? Lahat ng tao, may mga problema po yan, mapamayaman, mapamahirap. Iba't ibang istorya lang po tayo ng buhay, mga bossing. Yung mga mayaman, baka sabihin nyo, oh, mga mayaman, wala ng problema. Ay naku, kayo lang po, nakakaalam po niyan. Sila po, marami rin pong problema po yan, magaling lang magdala, mga bossing. Yan po, mga bossing, baka sabihin nyo, eh, walang pagkakautang. Marunong, marami silang utang, marunong lang silang magpaikot, mga bossing, kasi meron silang pagkukunan, kaya malakas din ang loob na mangutang. Pero may mga problema rin po yan. Yun nga po yung kinukwento ko nga po sa inyo, na meron akong kakilala. Siya po ay dati ay walang-wala, mga bossing, makain po ay wala, problema ay pagkain. Ngayon po, yumaman naman po sila, ang problema naman, hindi nila makain kasi may diabetes na sila, mga bossing. O, yun ang ibig ko pong sabihin. Lahat po ng tao ay may mga problema pinagdadaanan. Yan po ay iba't ibang istorya lang ng buhay, mga bossing. Yan, para tayo po ipagdadaanan lang natin at hindi natin tatambayan ang mga problema, subukan yung gumawa ng ganito, mga bossing, para magtuloy-tuloy ang swerte. Mawala na yung mga pagsubok na yan at puro swerte ang dumating. Ngayon po mga bossing, ito po inyo pong gagawin. Ay di hugasan nyo muna itong mga barya natin. Pagtapos kumuha kayo ng timbang tubig, maglagay kayo ng napakaraming barya sa tubig, mga bossing, na ipibilad ninyo po sa moon water. At pagkatapos po nyan, mga bossing ko, i-overnight natin ito. Huwag nyo nang tanggalin. Kumuha lang po kayo ng mga ilang barya at ilagay sa bawat sulok ng inyo pong tahanan. Ang dulot po nyan ay napakaswerte, mga bossing. Kung never nyo pa yung hindi nagagawa, subukan nyo po yan. Yan po mga bossing ko, mapapansin ninyo na parang lagi kayong iniaadya kung saan kayo ay suswerte. Mapapansin ninyo na parang kayo po ay yan, bawa sa inyong pitaka, limbawa lang ito mga bossing, meron kayong 100 pesos na tigbe 20. Ngayon po, edi 5.20 yan. Halimbawa, bumili ka ng 40 pesos, o di magkano na lang po natira po di yan, edi 5.20 na lamang, ay 3.20 na lamang. At pagkatapos po nito mga bossing ko, ay minsan mapapansin po ninyo na parang may dumarating po sa inyo na sasabihin nyo sa isipan nyo, babalik ka agad, kakausapin nyo yung perang pinambili po ninyo. Yung 3.20 mga bossing ko ay makakatulong na mag-attract ng swerte. Minsan may darating po sa inyo na hindi nyo inaasahan na kayo po ay, halimbawa, yung kapatid nyo nagkaroon ng pera. O sabihin, oy nene, ito o, oh, ito yung ano, pera o balato ko sa iyo. Mga ganun mga bossing, yung tipong hindi inaasahan. O kaya bigla kami naisip na maraket. Tapos sabihin nyo, makapagluto kaya ng ganito, ganyan. Tapos binenta po ninyo, pumatok po kayo. Mga ganun mga bossing. Parang may mga dumarating sa buhay po ninyo na hindi nyo inaasahan at yan kayo'y suswertihin. Ngayon po mga bossing, kung kayo po naniniwala at nais nyo po itong gawin, huwag ka na magpatumpik-tumpik pa. Ngayong darating na November 8, pwede nyo siyang gawin mga bossing. O kaya sa huling Biyernes mga bossing ko, sa unang Biyernes ng buwan ng Nobyembre, para masigit kayong maka-attract ng swerte. Kaya kung may pinaniwala at tayo siya po itong gawin mga bossing, asya mga bossing, good luck po sa inyo po lahat.